Bubuk kuih lontong memang masak rapi. Bumiyahe kami ng isang oras sa dagat papuntang probinsya ng Iloilo. Ano pa pang masarap unang kainin dito? Kundi, original lapas batsoy ng netongs dito sa Lapas Market. Sakto, naulan ngayon. Kaya naman ang sarap ng kain ng mga customers dito. Para malaman natin paano sila nagsimula, makakausap natin si Pops Patrick. Sir Patrick, magandang araw! Hello, welcome to Iloilo. Hello, maraming salamat sir. Nandito tayo sa original netongs lapas batsoy. Sir, una sa lahat, paano nagsimula itong netongs? Actually, si Netongs is lolo ko. So, okay. Father ng father ko. Oh. So, yung bahay kasi namin malapit sa ano sa train station before. So, parang itong nagsilbi na pagkain sa mga parokyano ng ano, ng na sumasakay sa train. Merong Macau Chinese dyan na nagbebenta ng Chinese noodle soup. Okay. And then, yung lolo ko nakapag-asawa ng nagtitinda dyan sa ano, meat section. Okay, so yung okay, tira-tirang mga karne, mga baboy, ganyan. Yan yung ginawa niyang ano, parang in-innovate ko yung ano, yung Chinese soup. Chinese soup? Yes, and then ayan. Bat chui? Yes, it's a Chinese word ng ano, parang ano siya, mixture of mga lamang loob. Laman loob? Yes. So okay, so laman loob. So medyo Chinese influence pala to. Tapos yes, tinawag siyang Lapas Batsoy kasi sa Lapas area siya. Yes, this is Lapas district. Actually, maraming nagbibenta ng batsoy. Mm-hmm. But the only difference is yung soup base kasi nandyan yung lasa eh. Oh. So ito, nagsistart ito around mga 3 a.m. na buboil kami, 3 to 4 a.m. Yes. 75 years na siyang recipe ng lolo ko and until now, it's still the same recipe na ginagamit namin. Ayan na, yan yung sabaw. Wow, look at that. Ang sarap. Nakawal, medyo umuulan pa yung perfect na perfect. Yeah. So, ito continuously boiling siya. Tuloy-tuloy lang. Dapat mainit talaga. Yes. Tapos buto-buto ba yan? Yes, merong buto. Tsaka dyan din niluluto yung ano, pag kinulang kami ng mga sahog, dyan din nilalagay. Okay, nandyan na lahat ng karne. Mas malasa. Yes. Okay, anyways. Sir Pat, excited na ako. Nalalakap ko na yung simoy ng Lapas Batsoy. At first stop ko dito sa Iloilo is authentic Lapas Batsoy. Maraming salamat ulit. Thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Kaya minihintay natin. Tara! Simple lang ang preparation ng Lapas Batsoy. Pero in order ko, yung kanilang mega bowl na medyo putok-batok. Sisimulan sa pagkuha ng Mickey noodles. Tapos lalagyan niya ng mainit na kaldo para lumambot yung noodles. Tapos ibabalik ulit sa kaldero yung sabaw. After nyan, lalagyan ng pork, beef, isaw, atay, onion leeks, pepper, bawang, chicharon, at bone marrow pops. Pagkatapos ng lahat ng yon ay ilalagay na ang napaka-init at malasang kaldo ng Lapas Batsoy. On the other hand, umorder din kami ng balbawa soup. Makakasama pala natin si Sir Marbs, isang Ilonggo travel foodie. Gutom ka na ba? Kaunta! Kuya Marbs! Nandito na yung ating Lapas Batsoy tsaka meron tayo itong nilaga na tinatawag, no? Tapos no, balbakwa yung karne. Balbakwa yung balat. Ah, balat. Oh, okay. Ano rin yan? Bisaya, ano rin? Bisaya, no? Bisaya, okay, so, Mindanao, balbakwa. Oh. So, laman siya ng baka. So, siguro, sir, appetizer muna natin. Kuha tayo kaunti. Tapos yung pinaka nagpapa-orange is? Aswete. Aswete. Oh. Okay, sir. Cheers. Unang agad sa inyong ilo. Okay. Sobrang lambot. Lambot, ha? Pero ito, may asim ng konti, kasi may anghang ng konti. Puro karne pala to. So okay lang din, kasi medyo nakaka-hydrate yung balat eh. Ito yung ating authentic Lapas Batsoy. Ikaw ba, Sir Marbs, para sa'yo, ano bang way mo kumain ng ng Lapas Batsoy? Anong timpla mo usually? Timplado na to eh, pero mas gusto ko na may kalamansi. Kalamansi? Kasi mahilig talaga ako sa maasim. Bakit netongs yung isa sa pinupuntahan ninyo? Nung unang dating ko dito, dito ka agad, dinutikman ko itong batsoy sa netong sa Lapas. Okay. Talagang balik na ako ng balik. Kakuha tayo. Ito may nasama ng chicharon eh. Hey, Marbs! Cheers! Cheers! Ah, sarap! Sarap! Grabe, ang linis, no? Yung matamis-tamis. Matamis-tamis. Kasi ang galing yun, may tamis nga siya, no? Tapos bawang, alutong ng chicharon. Tapos na, nararamdaman ko yung konting particles ng bone marrow. Yan, inahaluan ko lang siya ng ano, kalamansi. Para mas... May asim ng konti. So, siguro kuha ako ng medyo kompleto.
Sa Cayo Noodles yata nila, dito ginagawa. Ah, dito rin sa talaga. Sa Iloilo rin. Iloilo rin. Oh. Mmm. Lambot. Sarap. Ang simple lang eh. Pinakapapansin ko, no? Puno ako kayo ng Lapas Batchoy sa Manila. Pero masyado siyang, paano ba explain? Dito ang linis eh. Saribang-sariba. Yun term, tama sir. Tapos parang natutunaw sa... Pag-ibig? Exactly. Usually ba sir, ano, tuwing kailan kinakain itong Lapas Batchoy? Pang araw-araw na pagkain ba? Oo, pag minsan breakfast, minsan snacks, lalo na pag tag-ulan. Sarap kasi yung higop ng sabaw. Meron ko bang kilalang Ilonggo na ano, nakakain ng Lapas Batchoy ng ilang beses isang araw? Ah, talagang normal na sa Ilonggo. Normal na yun. Parang kanin nila. Oo, Batchoy. Mukha dispare yun. Dami. Sir, subo ko lang ito. Mukhang masarap eh. Paps, ang perfect partner ng Batchoy ay itong puto. Puto? Dito rin sa Lapas. Nakalagay siya sa dahon ng... Saging. Sige na, sir. Paano ba to? Paano mo kinakain yan? Pwede mo sausaw. Pwede mo kainin diretso. Pero ikaw, ano mas... Ako diretso ako eh. Diretso, sige. Kain ng Batchoy. Okay, 1, 2, 3. Sabo. Sorry, hindi ko napaghintay. Basically, ito na yung kanin. Co-compliment siya. Compliment ng vitamins, yung lakit niya. Oh. Ito na yung kanin mo. Kasi try natin yung sinasabi mo. Sausaw natin. Yan. Parang samgyupsal ah. Pero last bite natin. Sige. Maraming salamat sa pagsama. At after na ito eh, kakain pa ako ng marami. Cheers, sir. Cheers. Thank you. Sabi niniintay natin. Tara! For this episode, may nabalitaan akong isang masarap na lechon manukan dito sa Iloilo. Ito, ang Klaksarap. Isa sa mga fastest growing lechon manukan dito sa Visayas. Nagsimula sila noong 2018. At ngayon, parami pa ng parami ang mga branches nila. Weekday ngayon, pero grabe pa, sobrang haba ng pila. Para mas makilala natin ang Klaksarap, makakasama natin si Miss Wench. Tara Pops, kwentuhan tayo. Magandang gabi, madam. Nandito tayo ngayon sa Klak. Sarap. So, unang tanong, ano bang meron din sa Klaksarap? Si Klaksarap, nag-umpisa siya noong November 2018, no? Yung first branch po natin ay sa Villa, Iloilo City. Meron po tayong dalawang major products, which is yung ating roasted chicken and then yung fried chicken po natin. Anong medyo kakaiba sa roasted chicken natin? Ano, matatawag ba natin itong Ilonggo roasted chicken? Pwede? Yes po, kasi yung roasted chicken po natin, yung chicken is from Essential Chicken, okay. And then locally grown po sila. Okay. Yun po yung ginagamit nating chicken na minamarinate, and then yun po yung binibenta natin sa mga tindahan. So lahat to parang from farm to table? Yes, farm to table din. Okay, so ma'am, last na tanong ko bago dumaan yung truck, gano'ng karaming lechon manok ang nabibenta ng Klaksarap? Kada isang araw? Approximately po 100 heads po tayo every 100 day. 100 heads? 100 whole? Yes, whole chicken. Wow! Miss Wench, excited na akong tikman yung pinagmamalaki yung Ilonggong lechon manok at iba-iba pang putahe. Kaya minihintay natin! Tara! 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 Ay, pero mulat ako doon! Sorry! Mulat ako doon! Okay na ba yan? Nakakagutom panoorin habang naikot ang mga lechon manok dito. Sabi nila, meron daw itong secret spices na nakanuot sa mismong manok. At syempre, rinoroast ito until cooked to perfection. Masarap din daw ang kanilang fried chicken at tiempo. Kaya naman Pops, umorder din ako. Ready ka na ba ma-chicken overload? Halika, kaunta! Pops, dito sa tabi ng daan, dito sa Iloilo, nandito tayo sa Klaksarap. Pops, sorry, disclaimer lang, wala silang dine-in for take-out lang, pero medyo nag-special request tayo, kaya medyo may kunting setup tayo dito. Simulan natin sa kanilang, punta na tayo agad habang mainit-init pa. Ito yung ating roasted chicken. Ano bang masarap na parte? Ito. Oh, look at that. Ilonggo roasted chicken. Super lambot. Super juicy. Tapos grabe pare,
Very moist, tapos matamis-tamis na ng konti. Hindi siya gano'ng maalat. Pero malinamnam, in fairness ha, malinamnam siya. Alam pops, kahit wala ng sauce, super, super malakas na yung manok nila. Kahit yung manok as is, pwedeng-pwede na. Lagyan sa gravy. Masarap yung gravy ha. So, ano matitikman ko? And chicken wings. Ito medyo ano siya, no? Para siyang fast food fried chicken. Oh, mainit pa. Mainit pa, pare. Ito naman, mas pambata to. Kunwari, anak nyo, mahilig sa fried chicken. I think it is perfect na magugusto nila. Crunchy, juicy, meaty, sa same time, malasa. Ano ba to? Clock shots, tinatawag nila. Boneless naman siya. Ito in fairness, very light lang yung butter niya. Oh, yun o. Oh. Ano, ready to eat? Fried pork chop. Ayan, so, siguro kuha ako. Medyo same marination sila eh. Yung spices, yung pepper, yung breading. Next natin, punta tayo sa roasted yam po. Ooh, grabe. Diyos ko. Medyo putok-batok to. Na anong balat? Tingin mo tayo ng balat. Woohoo! Ito, tikman natin. Medyo pang boodle fight na siya. Next natin, clock sarap, in fairness ha. Nung lima na yun, clock na clock na sarap. At ito yung huli natin, main event. Fried chicken din siya, pero ito, medyo peg niya, pa spring chicken, parang ganun. Ito, muna natin, look at that. Gagawin ko, i-dip ko sa gravy natin. Ang sarap nun. Alam mo, fairness ha, natong manok nila dito, very juicy, as in, alam mo yung parang pumuputok ng juices sa kada karne. Actually, Pops, pagpunta ko dito, akala ko, yung lechon manok yung pinaka-highlight din. Pero meron pa pala iba yung fried chicken nila, Pops. It's a must try also. Huhuling kagat tayo dahil malapit na umulan. Ito, kumuha ko ng lechon manok. Anong pare maganda dito? Very aromatic din kasi lasang-lasa mo yung tanglad. Last bite para sa inyo. Clock sarap, you represent Iloilo well para sa inyo. Mura at masasarap daw ang pagkain dito sa Iloilo. Kaya naman, paniguradong lulusog ka talaga dito bilang bata. For this episode, pupuntahan natin ang ilan sa mga childhood food favorites ng mga Ilonggo. Mula sa famous Shopaw sa downtown Iloilo, Kaibsing Pansit Molo, hanggang sa kakaibang fishball na nakakabenta ng 15,000 fishballs per day. Ready ka na ba? Tara! Sisimulan natin ang food trip dito sa downtown, dito sa Roberto Shopaw. Kilala sila para sa kanilang malalaking Shopaw at iba't ibang Chinese food. Ang in-order ko, ang kanilang chicken pork adobo queen size Shopaw. Pops, nandito tayo sa downtown, dito sa Iloilo. First childhood food natin. Eh, meron tayo yung Roberto Shopaw. Ito yung queen size Shopaw natin. Oh, moist siya. Very moist, look at that. Mainit-init, ah. Wow. Look at that. Para siyang kasado. Tapos may salted egg ang nakikita. At yung kakaiba dito, Pops, eh yung Shopaw na to, eh, hindi na kailangan ng sauce dahil masarap na rin daw yung pinakalaman. So, tikman natin. Alam mo, parang upgraded na asado. It's not more on adobo. Asado pa rin, pero mas malinamnam, mas matamis ng konti. Salty, peppery. At the same time,
Malambot yung curry natin, medyo strong siya, very juicy. Yung pinaka-shopaw natin yung labas, medyo gummy siya ng konti, chewy. Pero maganda doon, very moist, very juicy. Parang yung katas ng sosong asado, eh, na-soak up na nung pinaka-ilalim ng shopaw natin. Isa pang bestseller, meatballs naman. Tikman natin. Parang siyang binilog na kikiam. Ganyan yung lasa niya. May crispiness ang konti, medyo bouncy and soft sa inside. Bakit panagulat kung batang Ilonggo ka ay nakakain ka din sa Roberto's? Since 1970s pa sila. Next gawin natin, kahit tayo ng pancit molo. Magcha-childhood sa bawat tayo dito sa Molo District. At ano pa bang sikat dito? Kundi ang original pancit molo ng Kaibsing. Next up, Pops, original pancit molo dito sa Iloilo. Pakita ko sa iyo, Kaibsing's. So basically, pancit molo, wala siyang pancit, pero more on soup base siya. So may nakikita akong small bits ng hipon. Hindi ko alam kung manok ba yan. So ito yung parang 1 ton natin, 1 ton dumplings. Ah! Malasa! Medyo naglalaro sa may asim ng konti, may seafood flavor ng konti, may garlic din. Kumbaga medyo rich yung texture niya. Wow! Masarap ah. Yung wrapper natin, sobrang lambot. Very meaty inside. Basically, parang Chinese dim sum. Isa pa? Alam mo? Ganitong pagkain, perfect na itong pang pangbata. Parang ito yung perfect kain pag maulan, pagkatapos pumasok ng school. Last bite tayo. Proceed tayo sa next boat trip. Mga Pops, mag-dessert naman tayo. Nakita ko itong cream horn na tinatawag nila. It's a cone-shaped pastry with sweet filling na may hahambing mo sa Napoleones. Nag-iisa lang yung brunch nila, kaya naman sobrang daming tao dito. Pops, nandito tayo ngayon sa Haro, dito sa Iloilo. Ito isang sikat na pasalubungan din. Cream horn tinatawag ah. Medyo kakaiba, cream horn. So basically, may Napoleones sila. Tapos meron din silang Napoleones na medyo pahaba. Pakita ko sa inyo. Ooh. So ito ang itsura ng cream horn. Siguro cream horn pangalan niya kasi literal para siyang horn. Oy Pops! Ito, mukha siyang horn ng unicorn. Tapos nandito yung pinaka custard filling niya. So, tikman natin. Pakaiba. Wow! Hindi ko na-expect. Ang lutong niya pala. Parang leche blan, parang ganito. Tapos, very crispy outside. Very flaky. Next natin, pandan Napoleones. Wow! Pure pandan flavor pare, sarap! Mga Ilonggo, panigurado na mimiss nyo to. Next naman, magbiskotso tayo. Next, isa pang dessert. Siyempre, kailangan natin tikman ang biskotso ng Original Biskotso House. Isa na marahil to sa pinakasikat na pasalubong setter ng Iloilo. Ayan, so ito na yung biskotso natin. Tikman natin. Ako. Hindi sobrang tamis pero yeah, buttery na konti, very crunchy. Finish up, ha? Masarap. Malapit na matapos yung childhood food tour natin. Yung last stop natin, fishball. Pero kakaiba. Punta tayo sa ating main event. Noong narinig ko na may kakaibang fishball ang Iloilo, naintriga talaga ako. Ito, ang Joann's Fishball. Sobrang dami lang branches dito sa Iloilo. At para malaman natin kung bakit nga ba ito kakaiba, makakausap natin si Miss Joann herself. Miss Joann, magandang araw. Good afternoon po. Ay, nandito tayo ngayon sa Joann's famous fishball since 1970. Wow, ang tagal na, no? So, paano ba nagsimula ito, Miss Joann? Actually, yung fishball nagsimula sa lola ko pa. Then, binigay niya sa mother ko. Then, since nagkasakit yung mother namin ngayon, bali kami ng magkakapatid yun ang mamanage. Okay, pero paano ito nagsimula? Kasi balita ko, eh ako marami nang tikman ng fishball na sa Manila. Pero ito daw, medyo kakaiba. Ano bang pagkakaiba ng fishball? Kasi pure fish siya.
Bali, may isda talaga na fresh every production namin. Ang fishball sa Maynila, flat eh. Oo. Ito, bilog talaga. Tapos medyo brown. Kasi literal talaga na ball siya. Hindi siya kakatulad sa Manila na flat. Oh, masarap din daw yung sauce, yung medyo kakaiba. Ano mo meron yes, doon? Yes po. Kasi yung sauce namin, may leveling siya. From 1 to 4 siya. Sweet, mix, spicy, and yung super spicy siya. Ah, may super spicy. First time ko ata makakita ng fishbola na may levels of spiciness yung ano, yes, yung sauces. Tapos pansin ko medyo dilaw din siya, no? Yes. Actually, coloring lang yan. Then yung, syempre, may yung secret. Okay, secret recipe, secret ingredients. Nakakailang fishballs kayo kada araw? 15,000 balls yung ma-ano. 15,000 fishballs, pare, kada araw. Totoo ba yun, madam? Kung iisipin, minimum lang namin yan. Parang kapag yung buong 15,000 yun, pwede mo na paligo sa katawan mo yun. Parang ang dami nun. So ngayon, ano lang Joann's yun? Mas marami ba kayo? Marami na bang branches? Paano ba? Ganon din lang po. Kasi yung mas gusto kasi, kung kay mama kasi, mas gusto niyo mas low-key pa rin. Parang ayaw niyo na, ano, no? Parang yung formal talaga. Gusto niya talaga yung street food pa rin yung tawag sa amin. Ako, Joann, medyo natatakam na ako. Medyo interesado ako dahil dumayo pa ako mula Paranaque hanggang Iloilo para tumikim ng fishball. Pero, kakaiba. So once again, Joann, maraming salamat po. Titikim na ako ng fishball. Order na ako. Kaya binihintay natin. Tara! Wala, naalala mo pa. Okay, okay. Ito na, Pops, yung fishball natin. Nakakatuwa dito. Ito lang talaga yung binibenta nila. Walang kikyam, walang squid ball. Kakaiba nga, alam mo. Mas puro yung isdang lasa niya. Medyo mushy, bouncy konti, soft. Kasi yung sauce natin, masarap din. Ito level 3 pero yung anghang niya, para sa akin medyo level 0.5. Yung yellow sauce natin, no? Panigurado. Maraming batang Ilonggo na ang nakakain o nakakonsume ng 50,000 na fishball sa tiyan nila. At dito natin tatapusin yung Iloilo Childhood Food Tour. For our last episode, meron tayong dalawang insane food stops, ang Lechon ni Ernie at ang Secret Seafood Shop ng Bull Jacks. Tignan nga natin kung anong normal Sunday food habit ng mga Ilonggo. Simula natin sa lechon. Tuwing Linggo daw ay nagkalat ang mga nagbebenta ng lechon dito sa Iloilo. Hindi kailangan ng okasyon para maglechon, pero ang pinakasikat ay ang earnings. Isang malaking kainan na kilala para sa kanilang manok, seafood at lechon. May sarili rin silang timpla at patience para ihawin ang kanilang lechon. Halos nakaka-20 lechon daw sila every Sunday. Pero teka, Pops, habang naglalakad ako, ay minapansin ako ang kaibang pagkain na linalako ni Manong. Siya, si Manong Pulot. At ang binibenta niya ay ang pulot na parang sticky sweet jam made from coconut and sugar. Tikman nga muna natin. And Pops, meron akong nakasalubong dito na isang legend. Tatay, ano pangalan tay? Pulot. Diyan pangalan nyo? Ako, Feliciano. Feliciano. Tapos meron tayo tinatawag dito, pulot. Pulot. So makikita mo, Pops. Ooh, sugar cane. Tapos may gata. Oh my God. Tignan natin, tignan mo. Ooh, ang lapot. Ang lapot tayo ah. Ang masarap to ah. Favorito ng mga bata to. Oh. Ooh. Cheers. Ano sa ibos? Okay. Pag-isal. Namit-gid. Mmm! Alam mo, parang siyang caramel eh. Sweet, syrupy, medyo sticky siya ng konti. Alam mo, kung bata ka, siguro, parang maubos mo yung mga dalawang ganito. Tapos medyo lang siya, actually medyo overly sweet, pero perfect na para sa bata. Masarap tayo, masarap. Thank you. Okay na okay pang almusal yung pulot? At pumesto na kami sa beachside kung saan makikita mo na nag-e-enjoy yung mga pamilya sa pag-swimming at pagkain. Umorder ako ng lechon at binakol na parang tinola pero linuto sa coconut water. Magandang umaga, Pops! Dito sa Iloilo pa rin, pare. Tabi ng karagatan. Tapos kita mo dito ang daming families. Family gathering. It's a Sunday today kaya maraming tao. Tapos dito sa earnings, yung vibes ngayon para tayo nasa outing. Pero ito nga, nandito tayo para sa kanilang lechon. Tuwing weekend, rampant ang lechon dito sa Iloilo. Tikim muna tayo siyempre ng balat. Ayan. Unang kagat para sa almusal natin.
Fairness ha, not too salty yung balat. Pero syempre malutong, glass-like texture. Parang ganun kung sobrang lutong niya. So medyo fatty siya sa loob. Tingnan tayo laman. Ayan. Uy, may lambot. Ang lambot. Oh, na-expect na ganun ko lambot ha. Yung texture niya, ano eh, medyo, paano ba explain? Parang siyang nagiging tissue na sa bibig ko. Kasi literal, mas malasa to pag may tawag dito, sarsa. Typical na sarsa, may matamis, doon yung liver. Anyways, punta na tayo sa binakol. Ilonggo dish din to. So, dalawang klase ang binakol. Yung isa eh, nilalagyan ng buko. Isa naman, iniluto sa kawayan. Tapos ang gamit nila is native chicken. Kaya makikita mo, ayan, no? Yung black, yung pinaka-skin niya. Gawin ko, kuha ko. Lagay ko sa kanin ko. Maluya. Maluya siya. Basically, tinuli na mas oily ng konti. Pero masarap. Sabi nila, native chicken, mas chewy, mas harder yung karne, tapos mas malasa. Nakita mo nung gano'ng ka-stretchy yun? Mas hardy yung meat, pero mas malasa. As in, medyo, ano ba, mas malinamnam talaga siya. Lagyan natin ng sauce, yung balat. I-toppings natin sa kanin natin. Tapos proceed tayo sa next food trip natin. Para sa ating last food stop sa Iloilo, tumayo kami sa Coastal Road kung saan matatagpuan ang isang secret seafood shop na katabi ng dalampasigan. Ito, ang Bull Jacks. They are serving fresh seafood from shrimps, squid, bangus at ang kanilang bestseller na fresh oysters. Tigipagkwentuhan tayo kay Kuya Edgar, ang owner ng Bull Jacks. Sir Edgar! Yes, magandang araw. Magandang araw. Di nandito tayo ngayon sa Bull Jack. Okay. Una sa lahat, sir, bakit Bull Jack pangalan ng kainan ninyo? Kasi yung palayo ng anak ko. At pag taga Iloilo ka, kailangan mong kumain dito sa Bull Jack. Ano ba sinserve nyo dito? Ito, mga ano na, garlic na shrimp. Tapos mga boneless na ano, bangus. Na bangus. Tapos nakita ko yung kanina, ang dami yung talaba. Saan ang gagaling yung talaba? Ruwa Supply naman. Sa Ruwa Capiz. Mm-hmm. Kakailang kilo kayo ng talaba na bibenta nyo kada? Per sack yun eh. Mga dati, nung una, umabot kami ng 30-40 sacks eh. Usually, sino yung mga kumakain dito? Dami lang eh. Iba-iba? Yung mga province, Iloilo City, mga ga-office. Sir Edgar? Parang tayo nag-ano na. Sir Edgar? Ang huling tanong ko, sa daming seafood restaurant dito eh. Daming seafood karinderya. Anong pagkakaiba ng Bull Jack sa ibang kainan dito sa Iloilo? Siguro mura at saka masarap. Masarap. So, kasi yun lang yun, yun na yun. Kung hindi masarap, hindi to dumadayo ng tao eh. Correct. Sir Edgar? Yes. Maraming salamat. Hanggang mamaya to. Kakain na kami ng iba't ibang pagkain, talaba, yempo at marami pang iba. Ano ba hinihintay natin? Tara! Ito ang aming mga in-order. Grilled yempo, squid at bangus, buttered shrimps, at baked and fresh oysters. Gutom ka na ba? Kain na tayo! Oh my gulay mga paps! Nandito na ang ating iba't ibang seafood dito sa Iloilo. Huling stop pare. Ang ganda ng view. Amoy dagat, mukhang dagat. Kumain na tayo. Simulan natin sa kanilang sinugba na baboy or pork belly. Ayan. Masarap dito. Lasang-lasang yung pinaka-baboy talaga. Dahil walang ganong sauce. Malutong-lutong. Tapos juicing-juicy pa. Bangus. Boneless bangus. Kita mo. Uy. Wow, look at that. Ito yung taba. Oh, wow. Kuha tayo ng konting karne. Tip ko dito. Alam mo yung taba ng bangus. Yung medyo
Nagbabubble sa bubble siya sa bibig mo. Ang sarap ng pagkaihaw, very smoky. Hindi ko alam, parang may marination din siyang kasama, pero sarap pare. Ang taba, ang laman, hipon. Bet, check natin. Hmm, ang sauce masarap, manamis na mis, tapos medyo buttery siya ng konti. Sinugba na hito. Uy, parang inasal to, no? Uy, lambot. Uy, ang lambot. Wow. Uy, may ano? Ang lambat, ang lad yung nasa loob. Mm. Marabi ang laman, sobrang malaman. Tapos, yung pagka-base sa kanya, siguro binase siya ng pang-inasal. Yung anato oil lang doon. Nihaw na squid. Ooh. Maganda pa siya pagkakaluto. Hindi gano'ng tostado. Tapos kitang-kita mo pa yung pinakaputi ng pusit. Mmm. Nasa chewy siya na konti, no? Pero very smoky. Simple nila kasi. I mean, siguro yun yung pinaka-masarap dito. Lahat ng patahe nila, masarap. Kahit hindi sobrang extravagant. Etong Pops, yung pinaka-inihintay ko, itong malalaking talaba, fresh na fresh, galing Rojas Capiz. Look at that! At mula tayo. Ito. Tingnan nyo ito, ah. Uhuhu! Ang sorop-sorop nito, pare. Tsura pa lang. Uhuhu! Para pala itong steak yung talaba. May tinatawag silang medium well. Mmm. Uhu. Alam mo, lasang dagat pare. I mean, parang daming nag-swimming sa loob ng bibig ko. Ganon tsaka sarap. Medyo slimy, soft. May chewiness ng konti pero pops, fresh na fresh. Ang sarap nun. Tignan natin, kuha tayo. Uhu. What that? Hoy, sarap. Mukhang masarap to. Hmm? Ano ko lang? Nagulat ako. Parang hindi siya cheese. Hindi siya cheese. Parang, alam pa papuntang custard na. Kakaiba ha. Paps, ibang experience yun sa Buljak. Feel ko, no? Ito yung tipong mga kainan na hindi mo sa-search sa internet. Hindi mo masasearch sa Facebook. Kumbaga, kailangan talaga meron kang lokal na Ilonggo, nakakalala dito, nadadaling ka dito, medyo hole in the wall, secret restaurant, pero pare, sulit na sulit. Ang ganda ng view, ang sarap ng pagkain, tapos mura pa. Last bite para sa inyo, oyster? Oyster na oyster. Siyempre kukunin ko yung belly dahil mahilig ako dyan. Ha! Wait, gusto ko may kanin. Tapos, kukuha ako ng talaba. Uy, dikit-dikit sila, oh. Grabe, ang taba niya. Favorite ko to. Kasi alam nyo naman, mahal to sa atin dito sa Manila. Sa kanila medyo, diba, mura lang since malapit. Try. Grabe. Must visit talaga dito sa Buljak. Kasi ang ganda ng view, oh. Napaka-relaxing. Tapos, ang mura pa ng seafood nila. Hindi ko ma-explain kung gaano ako na in love dito sa Iloilo. Hindi lang sa masasarap na pagkain nila, pero sa mga taong nakasama ko dito. Iloilo, babalik ako. Kaya kung nagustuhan niyo yung video ito, huwag kalimutan like, share, subscribe sa YouTube channel ng Chewy Show. Ako si Pops Chewy dito sa probinsya ng Iloilo. Maraming salamat, Iloilo. Nagsasabing stay safe. It's a good night and good morning.